Kayat ni DILG Secretary Benher Abalos sa mga may-ari ng sasakyan na i-check sa LTO kung lehitimo ang hawak nilang plaka. Kasunod yan ang pagkakaaresto sa tatlong LTO employee na nagbebenta ng mga peking plaka. Nasa frontline ng balita niyan si Gerard de la Peña. Iniharap kanina sa isang press conference ng Land Transportation Office, Department of the Interior and Local Government at Quezon City Police District ang tatlong empleyado ng LTO na nabistong sangkot sa pagdanakaw ng mga plaka ng sasakyan na sila raw mismo ang gumagawa sa LTO plate making plant. Embosser umano ang trabaho ni na Jennard Arida at RJ Añasco, habang warehouse staff naman si Valeriano Labayno. Sila mismo nagmamanufacture ng plaka. Tapos ilalabas na Leon, kaya hindi siya mare-record. Yun ang nagiging problem. Problema, sa mata ng mga law enforcement sa labas, sa mata nila original yun. Hinala ng LTO, nagagamit sa krimen ang mga made-to-order license plates na ipinupuslit ng tatlo na bisto sila matapos ibunyag ng kanilang katrabaho ang kanilang ilegal na operasyon. Itong testigo po natin ay napapansin niya na yung process po kasi ng paggawa ng plaka, hindi siya usual kung bakit may nagsisegregate, bakit hindi tuloy-tuloy na dinadala sa machine, bakit merong nasisegregate. So doon po yun nag-umpisa. At dahil random ang paggawa ng plaka ng mga suspect, posibleng hindi na ito nare-record at baka may duplicate na rin na nasa sirkulasyon. 5,000 hanggang 10,000 piso raw ang bentahan ng plaka. Nitong Enero, nasa 38 plaka raw ang naibenta ng grupo. Kasong qualified theft ang haharapin ng tatlong LTO employees. Patuloy naman ang paghahanap sa mastermind na nag-absence without leave o awol na raw sa LTO. Hinigpitan na ang seguridad sa planta ng plaka para hindi na maulit ang pagpupuslit. Inaalam din kung marami pang kasabwat ang tatlong nahuling empleyado. Malawakan investigation po to, hindi lang po sa central office. We have ongoing investigations also in our regional offices. May paalala naman si DILG Secretary Benher Abalos sa mga motorista, lalo na yung mga bumibili ng second hand na sasakyan. Sa mga bibili ng kotse, huwag kayo umasa sa plaka lamang. Make sure pa-check kayo mismo sa LTO. Gagawa rin daw ng website ang LTO para ma-verify na may-ari ng sasakyan kung legal ang kanilang plaka. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.